Ang paglubog ng Sewol Ferry ay gumulat sa maraming South Koreans at hanggang ngayon ay malinaw at masakit pa rin sa alaala ng mga kamag-anak ng biktima ang nangyayaring trahedya. Kumalat ang mga footage noon ng mga estudyanteng natrap at ang huling sandali nila bago lumubog ang kanilang sinasakyang barko. Sa 476 na pasahero ng barko ay 304 ang namatay dito, kasama ang 250 estudyante mula sa bansang South Korea. Ano nga ba nangyari o ano ang totoong kwento nito? Yan ang ating aalamin sa video na ito, kaya naman tapusin mo ang kwento natin hanggang sa huli, mga kasikats. Isang umaga noong April 16, 2014 nang umpisang maglayag ang motor vessel Sewol o MV Sewol Ferry mula sa Incheon papuntang Jeju. Nakasakay sa barkong ito ang mga estudyante na magbabakasyon sana sa kanilang pupuntahan. Mga nasa alas 7:30 ng umaga nang si Park Yan-yul at Chol Yun-ki ay nagbabantay sa kanilang paglalayag. Well, mga kasikats, ay ayos naman ang kanilang paglalayag noong una. Mga alas 8:20 nang malapit na sila sa Mengol Channel ay inutusan ni Park si Chol na baguhin ang kanilang steering system mula sa autopilot papunta sa manual steering. Ilang minuto nang sila ay makapasok sa Mengol Channel ay magsisimula na ang trahedyang ikasasawi ng marami. Ang Mengol Channel, mga kasikats, ay kilala dahil sa napakalakas na underwater current nito. Kaya naman kailangan sa barko ang matinding pagmamaneobra, lalo na yung mga kapitan ay dapat na skillful sa pagdaan sa Mengol Channel na ito. Ang lahat ng kondisyon ay normal naman. Kasalukuyang nag-aalmusal ang mga pasahero, partikular na ang mga estudyante sa cafeteria, at makikita din sa footage na ito na masayang nagkukuwentuhan ang mga estudyante na ito. At hindi nila alam na may delikado nang nangyayari sa kanilang sinasakyang barko. Ayon sa salaysay ni Park, gumamit siya ng radar para ma-check kung nagbago nga ba ang ruta ng kanilang direksyon. At doon niya inutusan si Chol na gamitin ang manual steering wheel. Pero sinabi ni Chol na hindi gumagana ang wheel. Kontra naman ang salaysay nila at ang lahat ng maraming liko na ginawa niya umano na siyang pangunahing dahilan ng pagtaob ng barko ay iniutos umano ni Park. Bukod sa ito, ang dahilan ng paglubog ng barko ay meron pang isang nakakagulat na dahilan ang Sewol Ferry kaya ito lumubog. Ito ay dahil sobrang overloaded ang sakay nito. At dahil nga overloaded ang barko na ito, ang dahilan kung bakit sa pagliko nito ay hindi kinaya ang bigat. Ang balance sana ang magiging daan para maiwasan ang trahedya na ito. At isa pa sa pagliko ng ferry na ito, ang dahilan ng malakas na kalabog na narinig ng maraming pasahero. Ang lahat ng mga natutulog noon na pasahero ay nagising sa lakas ng impact nito. Bukod dito ay nahulog ang mga cargo ng Sewol, kaya naman mas nawalan pa ito ng balance. Naalarma na din si Captain Lee mula sa kanyang private cabin. At dali-dali itong pumunta sa kanyang mga crew para i-check kung ano ang nangyari. Dito ay pinatay na lahat ng engines at nakita na lang si Park na umiiyak sa sobrang gulat sa insidente. At dahil patay na ang makina ay hindi na nakabalik ang ferry sa tamang direksyon na nagsimula ng tumagilid. Base sa isang pasahero ay nawalan din daw ng kuryente sa kanilang lugar na ikinatakot nilang lahat. Bandang 8:56 ay sinabihan nila ang mga pasahero na huwag kumilos ng madalas dahil nakakaapekto o mano iyon sa pagkawala ng balanse ng barko. Ito ay inannounce ni Kang Hesong na hindi man lang kumukonsulta sa guidelines ng barko. At ito rin ang dahilan kung bakit marami ang mga estudyante na natrap sa barko dahil pinagbawalan nilang lumabas ng kanilang mga cabins. Ito ay patuloy pa din na sinasabi ng mga crew ng barko kahit nakita ng mga estudyante ang ilang parte ng barko ay binabaha na. Ang masakit dito, kasikats, ay wala man lang ginawa ang kapitan ng barko na si Lee sa sitwasyon, kahit na siya ang masusunod sa kung ano ang dapat gawin ng mga crew. Hindi man lang niya binago ang instruction na ito kahit na noong nauna siyang umalis sa paglubog ng barko. Tama, kasikats, dahil bukod sa mga estudyanteng natrap sa barko ay mas inuna pa ni Lee ang kanyang sarili na makaalis sa paglubog ng barko. Samantalang ang mga estudyante na sinabihan na manatili sa kanilang kwarto ay walang kaalam-alam sa sasapitin nilang trahedya sa barko. Samantala, ang isang estudyante na si Choi Duk Ha ay tumawag sa International Emergency Number para sabihin ang paglubog ng kanilang sasakyan.
Dahil dito ay may mga Coast Guard Rescue naman na agad tumugon sa tawag ng estudyante. Well, para sa kaalaman mo, kasikats ang estudyante na tumawag ng rescue sa Coast Guard na si Choi Duk Ha ay isa sa mga estudyante na nasawi sa paglubog ng Sewol Ferry. Bandang alas 9 ng umaga, idineklara ng mga crew na imposible na maka-evacuate dahil ang anggulo ng ferry ay nakatagilid. At ilang minuto ay napagdesisyonan na mag-evacuate ang lahat ng mga pasahero. Pero para bang mapaglaro ang tadhana? Dahil napag-alaman na nasira na ang broadcasting equipment ng barko. Dahilan kung bakit maraming estudyante ang hindi nakaalam na dapat na silang umalis, bagkus ay nanatili pa sila dahil ito ang unang utos sa kanila ng crew ng barko. Dahil alanganin nga ang forma ng barko, ay tumagal ang pag-rescue sa mga pasahero. At dahil nga hindi na ikalat ang instruction na dapat ay umalis na sila sa barko, ay maraming estudyante ang hindi na nakaalis. So yun nga mga kasikats, ang iba ay walang kaalam-alam na ang iba ay naka-evacuate na. Ang iba naman ay naghihintay na lang ng instruction kung saan wala nang magbibigay talaga ng instruction. Dahil ang mga crew sa pangunguna ni Captain Lee ay nauna pang umalis sa barko. Maraming video recordings ang na-recover sa lumubog na barko, kung saan napanood ng mga kaanak at ng ibang mga tao ang nakakaiyak na pamamaalam ng ibang mga estudyante. Umabot sa 2:30 oras bago lumubog ang Sewol Ferry. At nang 3:00 ng hapon ay tuluyan na ngang lumubog ito. Kasama ng mga estudyante at ilang mga crew na tatakap sa loob ng cabin ng barko. At ito ay isa sa pinakamalalang trahedya na naganap sa bansang Korea. Kung saan kahit na lumubog ang barko ay hindi sumuko ang mga rescue divers na makasalba ng buhay, ngunit imbes na sila ay makasagip ng buhay, ay sila man ay nasawi rin para lang kahit papaano'y makasalba pa sila sana ng buhay. Ang mga divers na ito ay pawang mga volunteer na sumagip lamang ng mga estudyante. Sa kabuuan ay may 304 na katao ang nasawi, kung saan ang karamihan ay mga estudyante na nasa high school pa lamang at may mga pangarap pa sana sa buhay. Pero di dyan natatapos ang kwento na ito mga kasikats. Ang mga kamag-anak ng biktima ay sobrang sakit at hinagpis ang naramdaman dahil sa kapabayaan na idinulot ng trahedyang habang buhay nilang dadalhin. Well, kasikats, bukod sa ilang alanganing liko na nangyari sa barko ay isa sa problema ang overloading. Dito lumalabas pala na ang overloading na ito ay dahilan lamang ng korupsyon ng mga malalaking negosyante na nagtitipid sa pag-transport ng mga materyales o cargo. At ang pagiging overloading nito ay lampas sa 3 beses na dapat lamang na pwedeng isampas sa Sewol Ferry. At dahil sa bigat nito ay nawalan ng balanse ang ferry na siya rin namang dahilan ng mabilisan nitong paglubog. Hinabol ng otoridad ang may-ari ng kumpanya na ito na si Yun Byung-un, ngunit ito ay nagtago. Noong May 22, 2014 ay nagkaroon ito ng arrest warrant at may pabuya pang 50 million won o 15 million pesos. Nang lumaon ay umabot pa ito ng 500 million o 150 million pesos. Pero noong July 21, 2014 ay may isang bangkay ang natagpuan sa Seoul at kinilala itong si Yun Byung-un. Samantala, ang kapitan at crew members ng nasabing ferry ay humarap sa patong-patong na kaso. Sila ay nahatulan ng habang buhay ng pagkakakulong, lalo na si Captain Lee na labag sa batas ang pag-evacuate ng una bago ang mga pasahero nito. Well, bukod sa mga nakaligtas na crew members, ay may mga bayaning crew members din na mas piniling manatili sa barko hanggat makaalis ang ibang mga estudyante na si Park Ji-yong, Jong Yong-sun at In Ki-wong. Malaki ang naging epekto ng trahedyang ito sa South Korea. Katulad na lamang ng vice principal ng Danun High School na napabalitaang nagpakamatay matapos makaligtas dahil hindi niya kinaya ang nararamdaman sa trahedyang ito. Yan ang malungkot na kwento ng Sewol Ferry Tragedy. Ano bang masasabi mo dito mga kasikats? Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay huwag mong kalilimutan na mag-like and subscribe para mas makagawa pa tayo ng interesting videos na katulad nito. Maraming salamat mga kasikats. Thank you for watching.